Nararamdaman mo na bang malapit nang lumabas si baby? Alamin sa video na ito ang ilang mga senyales na malapit ka nang manganak. First time mom ka man o ilang beses nang nabuntis, paniguradong hindi mo tiyak ang eksaktong oras kung kailan ka manganganak. Dito pumapasok ang kahalagahan ng pagiging mapanuri sa sariling katawan at sa pang-araw-araw na pagbabago ng mga nararamdaman at nararanasan ng isang buntis. Ang iyong katawan ay dumaan sa napakaraming pagbabago sa panahon ng iyong pagbubuntis. Marahil ay sanay ka na sa pananakit ng likod at balakang, pagtulog ng nakatagilid at madalas na pag-ihi. Pero habang lumalapit ang iyong due date, makakaranas ka uli ng mga pagbabago sa iyong katawan na maaaring maging senyales na naghahanda na ito para sa labor at malapit ka ng manganak. Importanteng bantayan ng isang buntis ang mga senyales na ito para mas maging handa ang iyong katawan at isipan sa nalalapit na panganganak. Narito ang ilang sintomas na maaari mong maramdaman sa ikatlong trimester na makakapagsabing malapit ka ng manganak. Number 1. Mababa na ang tiyan ng buntis. Pagtungtong ng 1 hanggang 4 na linggo bago ang iyong due date, malalaman kung mababa na ang tiyan ng buntis kung ang ulo ng sanggol ay bumaba na sa birth canal. Kasabay nito ang pagbaba ng uterus ng 2 to 3 cm. Sa isang banda, maaari mong mapuna na mas maluwag na ang iyong paghinga dahil hindi na ganoon kabigat ang pressure na dala ni baby sa iyong baga kumpara sa dati niyang pwesto. Gayon din, nawawala na ang pressure sa iyong tiyan, kaya nawawala na rin ang sintomas ng heartburn o indigestion na idinadaing ng mga buntis. Pero dahil mababa na ang pwesto ni baby at nakadagan na siya sa iyong pantog, asahan ang mas madalas na pag-ihi bagamat paunti-unti lang. Kadalasang nangyayari ang pagbaba ng tiyan ng buntis o pag-engage ng ulo ni baby sa huling 2 linggo ng pagbubuntis o 7 hanggang 10 araw bago manganak. Number 2. Nagsisimula nang bumuka ang sipit-sipitan o cervix. Kapag kabuwanan na, bukod sa regular ultrasound at consultation na isinasagawa sa klinik ng iyong OB-GYN, magsisimula na ring sukatin ng doktor ang iyong sipit-sipitan o cervix. Ito ang tinatawag na internal examination or IE. Sinusuri ng doktor o midwife kung unti-unti na nga bang bumubuka ang sipit-sipitan ng ina dahil ito ang magsisilbing pintuang lalagusan ni baby sa takdang panahon ng panganganak. Habang lumalapit ang iyong due date, gumagawa ang iyong katawan ng prostaglandin at nagsisimulang mag-contract. Tinutulungan nito na lumambot at numipis ang iyong cervix para maging handa sa panganganak. Number 3. Mas madalas na pamumulikat at pananakit ng balakang. Habang tumatagal na lumalaki at bumibigat ang dinadalang bata sa iyong sinapupunan, likas lamang na makaranas ka ng mas madalas at higit na matinding pamumulikat at pagsakit ng iyong balakang. Sapagkat ang ulo ng iyong baby na nasa ibaba na, nagdudulot ito ng matinding pressure sa mga ligaments sa paligid ng iyong pelvis, kaya sumasakit ang iyong balakang. Isa pang maaaring dahilan ng pananakit ng balakang at pamumulikat ay ang hormone na relaxin. Pinapaluwag nito ang ating mga joints bilang paghahanda sa nalalapit na panganganak. Pero dahil naaapektuhan nito ang ating mga joints sa balakang hanggang sa hita, nagdudulot ito ng pananakit sa ating pubic bone at kuryente o pamamanhid sa ating mga hita. Number 4.
Nakakaramdam ng parang nagluluwagan o naghihiwalay ang joints sa katawan. Isa pang nagagawa ng relaxin ay palambutin ang mga litid at paluwagin ang mga joints sa katawan. Muli, isang paraan ito ng katawan upang paghandaan, lalo na ang pagbuka ng sipit-sipitang paglalabasan ng bata. Maaaring maghiwalay ng kaunti ang mga buto sa pubic area para magbigay daan sa ulo ni baby, lalo na kung malaki ang ulo ng bata. Tinatawag itong symphysis pubis. Number 5. Nagtatae. Ang pagtatae ay mahalagang bahagi ng pagkakalma ng katawan ng buntis bilang paghahanda sa nalalapit na panganganak. Bagamat iniiwasan ito hangga't maaari, hindi ito mapipigil. Panatilihing hydrated ang katawan at maging maingat sa mga posibleng disgrasya ng madalas na pagpunta sa banyo. Pero kung ang pagtatae ay may kasamang matinding pananakit ng tiyan o kaya tumatagal ng higit sa 2 araw, ipagbigay alam agad sa iyong doktor. Number 6. Hindi na nadaragdagan o unti-unti pang ang nababawasan ang timbang. Sa mga huling linggo ng pagbubuntis at nalalapit na araw ng panganganak, humihinto ng madaragdagan ang timbang ng nagdadalang tao. Huwag mangambang masama ang epekto nito sa iyong baby. May ilang rason kung bakit nangyayari ito. Una, maaaring ibig sabihin ay unti-unti nang nababawasan ang amniotic fluid na nagsisilbing unan, pumoprotekta at namamagitan sa pagdadala ng nutrients sa sistema ng baby mula sa ina. Dahil sa dumadalas ang iyong pag-ihi at pagpapawis, maaaring mas nababawasan ng tubig o fluids sa iyong katawan kaya hindi na nadaragdagan ang iyong timbang. Number 7. Nagbabago ang kulay ng vaginal discharge. Madalas na nagkakaroon ng kakaibang vaginal discharge ilang oras na lamang bago manganak ang buntis. Karaniwan itong buo-buo na parang itsurang regla. Ito ang mucus plug na nakabara o nakaharang sa sipit-sipitan ng buntis. Ang paglabas nito ay indikasyong bumubuka na ang daanan ng bata palabas ng sinapupunan. Number 8. Mas tumitindi at mas dumadalas na paghilab ng tiyan. Mainam na senyales ng active labor ang paninigas ng tiyan o pagkakaroon ng contractions. Indikasyon ito ng pagsasanay ng matris sa actual na paghilab ng tiyan at paglabas ng bata. Tinatawag din itong Braxton Hicks contraction. Pero paano ba malalaman kung ang contractions ay Braxton Hicks o tunay na contractions at nagsisimula na ang labor? Ang tunay na contractions ay tuloy-tuloy ang paghilab ng tiyan at hindi nawawala kahit mag-iba ng posisyon ang buntis. Number 9. Pagputok ng panubigan. Halos 15% lamang ng nagbubuntis ang nakararanas na maputukan ng panubigan bago ang aktwal na panganganak. Bagamat isa ito sa pinakakongkretong senyales na manganganak na ang buntis, hindi na ito dapat pangintaying mangyari bago magtungo sa ospital o magpatawag ng komadrona para manganak. Delikado para sa baby kung mauubos ang amniotic fluid habang nasa loob pa siya ng sinapupunan. Kaya sa sandaling pumutok ang iyong panubigan, magtungo na agad sa ospital. Narito ang ilang mga paalala sa buntis kapag malapit ng manganak. Kung nararanasan na ang mga senyales na nabanggit, patuloy lang na obserbahan ang iyong sarili para mapanatiling ligtas ang iyong pagbubuntis. Narito ang ilang bagay na dapat mong tandaan kapag nararamdaman mong malapit ka ng manganak. Number 1. Alamin ang mga senyales ng totoong labor. Alalahanin ang 3 bagay kapag nakakaramdam ng paghilab ng tiyan. Time, interval, and duration. Makakatulong din na i-plot ang pagitan ng bawat contraction at kung gaano katagal ang paninigas ng tiyan. Pag every 5 minutes yung contraction at lasting ng 1 minute, it's time to go to the hospital na yan. Number 2. Bawat pagbubuntis ay magkakaiba.
Maaaring ang naranasan mo sa una mong pagbubuntis ay iba sa mararanasan mo sa kasunod. Gayun din, ang mga naranasan ng iyong kaibigang dati nang nagbuntis ay maaaring iba sa magiging karanasan mo. Number 3. Tuloy na obserbahan ang sarili. Mula sa unang araw na nalaman mong buntis ka hanggang sa panahong nalalapit na ang paglabas ni baby, mahalaga na tandaan mo kung ano ang normal at hindi normal sa iyong pagbubuntis. Bilangin mo ang mga sipa at paggalaw ni baby. Alamin kung tuwing kailan ka nakakaranas ng sakit sa iyong balakang at paghilab ng tiyan. Nakasalalay sa maayos na pagsusuri ng mga pagbabago sa sarili ang pagiging handa mo at ang kaligtasan ng iyong panganganak. Number 4. Huwag mahiyang magtanong sa iyong doktor. Ibahagi ang lahat ng mga pagbabagong nararanasan mo sa iyong OB-GYN, lalo na sa mga huling linggo ng iyong pagbubuntis. Kung may mga tanong at alinlangan, huwag magdalawang isip o matakot na magtanong. Dahil susi pa rin ito sa iyong kapanatagan at pag-iwas sa pag-iisip ng kung ano-ano.